Sa ayan, 1.5 inch lang halos yung kanyang width or yung kanyang thickness ng target natin. So, papasta natin siya dyan. So, ang shot natin, unit ni Sir Billy Jason. Siyempre, hindi makawala yan ng hindi tayo nagkakape. Okay. Alright, so recording, unit for Sir Billy Jason. I think may bay siya si Sir. Si Sir ay fully fade na kahapon. Fully fade siya kahapon kasi ang usapan namin ipapadala ko kahapon pero pagod, hindi kinaya kasi tayo ay chairman sa eleksyon. Now, itong unit ni Sir, natest na to last time. Kasabay nung kay Sir Ivan at saka nung kay Sir Jeffrey. Ang problema, naubusan ng memory itong phone kasi 3 units yon hindi kinaya. So, si Sir, nung mag-fully paid siya, ang balance lang naman niya para sa scope at unit is 27. Tapos, GCash, bio GCash po ito ha, nag-GCash siya ng 28. Sabi ni Sir ay, Sir, pinalabisan ko na para may pambili niya ng memory card. So, labis ang 1,000 yung padala ni Sir para daw sa memory card nitong phone. So, thank you very much, Sir. I-record lang uli natin. So, yung unit ni Sir is 28 kasi ito po ay malaking tank at nangka. O, kahit ganito po yan, makinis po yan. Yung haspi lang talaga ng kahoy ang hindi napipili. So, 28 ito plus yung kanyang scope is 9.5. So, ayun, 37.5. Kasama na po din yung shipping. Wala naman si Sir additional na in order, kundi yun lang dalawang yun. So, ang scope, kung gusto nyo, pwedeng ako ang bumili, pwedeng kayo ang bumili. Kung gusto nyo itest na para continue lang adjustment nyo, pwede sa akin nyo padala yung scope. Okay? So, hindi naman kayo ma-scam at hiwala kong balak i-scam kayo para sa pera na kikitain ko pa. Okay po? So, kahit via GCash tayo, legit po tayo. Okay? Testing na tayo. Yan ay less than 90 yards. Yung target na yan. Pero, nung chine ko, katapatan lang siya nung lata na tinira natin dun sa unit, para sa unit ni Sir Ivan. Okay? Check. First shot dun muna tayo sa ano dun sa papel. Ito ha, itong mahirap dito, yung ganitong patungan. Kulang. Yung hangin. Ang tanda ko ay 2 hash. Mababa at nasa kaliwa. Sige, ito tayo mag-pivot. Masyado mababa at nasa kaliwa. Output is 1.8. So, ang tama niya ay nandun. Makawag talaga pag gano'n. So, 2 shot. Parehong na dun sa pang-apat. Ay, nasa pang-apat. So, medyo malaki yung distance ng 2 bala kasi ay
mahirap yung nandito. Yes, bebe! Anong gusto ni Bebe Labs? Ayan. Ay, tuloy na natin. Ay, so, ayan, mababa. So, kapag dito natin sinukot, ang tama niya ay nasa 4.5 pang-apat na hash, tapos yung dot na kasunod. Okay? So, hindi na ako mag-a-adjust kasi ito yung ano ko nakasat up to sa 50. Subukan na lang natin doon sa shop-shop doon sa position na yun. Ito malikot. Okay, hindi siya balance. Check, loaded. Wala, mga magawa. Hindi maganda ang ating gamit na dala. Alright, so dito. Mga baka hindi nagre-record. Sa recording. Alright, so dito. Mabit siya na pang apat. Tapos yung kanya ay nasa tapat ng 1.5 din. Excuse me. Okay, so 1.5. Oh, hit ang itlog sa ganung distance. May tama yung itlog. Yung pong itlog ay ano ha, ang tawag dito sa amin ay bugok. Yun yung iniwanan na nung inahing manok, hindi na pinisaan. So, ilan yan? Para naman mapakinabangan kaysa itapong walang gawin ko na lang target. Hindi na po yan good dito sa amin kasi mabaho na yun kapag nabasag. Ay. Sapod. Problema ang baho doon. Siguradong magagalit ang ano, ang magtatrabaho. Okay, Sir Billy Jason, so ito na yung unit mo. Mounti lang yung video natin, pero kita na natin, sir, ha. 2 shots, 90. May adjustment lang ako na ginawa. Medyo paling siya dito kasi siguro last time na i-video ko siya, ang hangin ay papunta dito. Naka-zero siya kahit may konting hangin papunta sa left side. So ngayon, nung walang hangin, clear dun sa may part na yon, kita ko walang hangin. So medyo kumakanan yung bala. So ayun, sir, good ang unit mo. Delivery na lang kailangan nating ingatan. So yung binigay mo, sir, na 1,000 ay malaking tulong yon para sa katulad namin na kapos. Ano po, hindi po tayo mayaman, tayo po ay kapos. Kita niya naman po dito, hindi pa ako makabili ng bagong sidekick. Nire-retokay ko lang. Makatawanan na ako ni Sir John Brent kasi hindi naman ganito ang design niya. Nire-retokay ko lang po ito kasi hindi pa kaya. Okay po, so yun, sir, napakaganda ng tama. Sana ay na-record ng ayos. Sir! So, tingnan lang natin yung tinira natin doon. Ayan po, tunay. Binibidyo talaga natin ang unit. Hindi tayo gumagamit ng lumang video para ipakita yung performance. Kung nakaka-request si buyer na gawing ganun yung distance, basta may time, gagawin natin. Pero basically, 50 yards lang talaga ang ginagawa natin sa 1 inch size na target. So, yan. Natin target. Yan yung natin target.
Tapos doon tayo. Ang ganda ng lugar dito. Quezon Province. So dito siya. Sorry. Ayan. Siguro tinamaan ng kaunti ito kasi nabasag, may kaunting basag. Ayan. Tapos yung shot natin, ito natin tinest, ito yun. Pero dito siya pumapatak. Magkalayo to kasi alam ko kawag talaga. Kawag may shaking. So, proven na accurate naman siya. Kahit ganyan kalaki ang ano niya. Sa 90, hindi ko kaya talaga yung same hole. Hindi ko kaya yung 10mm na group size. Pero hindi mo naman tatamaan ng target ng dalawang beses na kung ano man yung target mo, kung halimbawa ibon, hindi mo naman siya tatamaan ng twice sa ganung position kasi syempre first shot mo pa lang laglag na. Okay? Kung hindi accurate yung unit natin, yung barrel, yung tune, kung hindi siya accurate, hindi natin ito tatamaan. Kasi for sure, kapag ganun, mag-iiba-iba yung tama niya. So kita natin, based doon sa unang two shots, tumatama siya sa target natin. So kailangan lang talaga is aralin, iputok siya sa iba't ibang distance para alam mo kung gano'ng kalaki yung holdover na gagawin mo. Okay? Thank you. So tapos na tayo mag-shot. Tama-tama kasi ay dumating na yung mga trabahador. So nag-shot tayo ay wala pang 9 a.m. kasi nga may mga gawain ganyan. So okay na tayo dun sa area natin. Hindi tayo nakaabala sa kanila, hindi rin tayo nakaabala.